Hi, Gifters. Have a nice day. So, we will talk more about goats today. Kasi marami sa inyo ang nagtatanong sa akin kung ilan ba dapat ang bibilhin na kambing as a beginner in raising goats. So, kung plano nyong mag-aalaga ng kambing, tsaka nalilito kayo kung ilan ba dapat ang bibilhin na kambing, then this video is really right for you. So, just keep on watching, Gifters, kasi may ibabahagi akong mga impormasyon na makakatulong sa inyo. How many goats we need to buy as a beginner? Alright, Gifters, so I will divide this into three parts. Okay, so ang unang party is raising goats as pets. And the second part is raising goats as a start of a small business. And the third part is raising goats as a hobby. Sa pagsisimula ng pag-aalaga ng kambing, may mga dapat tayong tandaan. So they have basic needs, Gifters, kagaya nating mga tao. So three basic needs na maibibigay ko sa inyo is bahay, tubig, at saka pagkain. Sa mga gustong mag-alaga ng kambing as pets or as your companion, I would suggest you will get at least one goat. So the age is 3 to 4 months old. And pipili ka lang sa gender. Ano ang gusto mo, babae o lalaking kambing? In my experience, mas gusto ko yung babaeng kambing. Okay naman yung lalaking kambing. Pero kung halimbawa babae kayo, I would suggest na bibili ng isang female baby goat. Kasi yung lalaking kambing, as time goes by, mas grabe silang muisog. Magkadako ilang edad, magkaisog po sila ang maayo. And kung nasanay ka na sa pag-aalaga, tsaka feel mo gusto mong magkaroon ng another pet, then you can choose a male baby goat next time. Pero Gifters, depende rin yun sa pag-aalaga ng kambing. May mga kambing na dilira kayo sila muisog or dilira kayo sila aggressive kung dako na sila. Pero most of the time talaga, Gifters, matitigas talaga ang ulo ng kambing. Especially yung mga lalaking kambing. Kaya as much as possible, bibili lang tayo ng kambing na kung saan sa palagay natin mas manageable kung lalaki na sila. Tsaka Gifters, nakadepende rin yun sa quality ng kambing na iyong bibilhin. So kung bibili kayo ng full blood goat as a pet or as your companion, then any gender will do. They are all best. Next part ay para sa mga taong gustong mag-aalaga ng kambing as a start of a goat farm business. Note lang po, I am not really big into a goat farm business. So I just want to clarify that I am rearing goats as a hobby. Pero nakapag-income na rin ako. Again, I'm not big into a goat farm business. But I am here to help and give you the information that you need based on my experience. Ilang kambing ba dapat ang bibilhin kung ikaw ay magsisimula sa goat farm business? Let's say small goat farm business. There are two things that we need to think in this part. Number one is your budget. Ilan yung kaya sa budget mo? Number two is ilan ang kaya mong alagaan? Sa pagsisimula, I would suggest to have at least 5 goats. Pwedeng 4 na babaeng kambing at saka isang lalaking kambing. Or 3 babaeng kambing, 2 lalaking kambing. Pero kaya ba sa budget mo ang 5 na kambing? Kung hindi, then you can go to at least 3 goats. Pero kung hindi mo naman kaya yung 3 goats, you can go to at least 2 goats. Sino ang mag-aalaga ng inyong mga kambing? Ikaw ba? May trabaho ka ba? Halimbawa, nagtatrabaho ka 6 to 8 hours. Kaya mo bang aalagaan kung bibili ka ng 5 kambing? At saka, isipin mo na rin yung mga basic needs. Tubig, pagkain, at saka bahay. What if 10 goats? Pwede ba?
Of course, pwede. As what I've said, depende ito sa budget mo. At saka sa kung sino yung mag-aalaga or kung ilan ang kaya mong alagaan. In my experience, gifters, mas gusto ko 5 goats muna. The lesser the better. Kasi sa aking nararanasan, hindi madali ang pag-aalaga ng kambing. Maliban na lang kung alam mo na kung paano aalagaan ang kambing. Pero kung baguhan ka pa talaga sa pag-aalaga ng kambing, like hindi mo pa alam kung paano or ano ang mga pagkain na pwede ipapakain sa kambing, then I would suggest to have at least 5 or less than 5. Marami pa tayong kailangang malaman at matutunan sa pag-aalaga ng kambing. And yes, I agree, we can be able to learn a lot of knowledge online or by attending seminar, by asking a lot of goat farmers. Yes, we can gain a lot of information and knowledge. But gafters, it is really different kung tayo na yung mag-aalaga ng kambing. So iba talaga kung tayo na mismo yung mag-aalaga. Kaya kailangan matuto muna tayo sa sarili nating kambing na mag-aalaga. And then kung marami na tayong matutunan, tsaka na tayo mag-add ng maraming kambing like 10 goats, 20 goats, 30, kasi alam mo na kung paano aalagaan yung kambing. Especially kung sila ay magkakasakit, may bloat, mga ganun. Next is, bibili ng kambing as a hobby. So this is what I'm doing, gafters. I am raising goats as a hobby. At the same time, I am raising goats as pets. So, I did these 2 parts. In my experience, gifters, nagsimula ako sa 3 kambing. 2 babae at saka 1 lalaking kambing. 3 months old sila. And so far, it was so good. Kaya ang may suggest ko sa inyo is 3 goats if you are doing it as a hobby. And as time goes by, nag-add na rin ako. I added up to 10 goats. And then nag-lower ako kasi parang hindi ko na kayang alagaan ng marami. Kasi yung mga babaeng kambing is maanak sila, syempre ma-multiply yung population ng kambing. Mahalaga rin na isaisip natin ang quality ng kambing. So kung ano yung quality ng kambing na bibili natin. So for me, in my experience, gifters, nagsisimula ako sa native. 3 native na kambing. Tsaka, nag-upgrade ako. Kaya ngayon, medyo matataas na yung mga quality ng kambing ko. I was so glad na nagsisimula ako sa pag-aalaga ng native na kambing. Kasi, mas madaling alagaan ang mga native gifters. Grabe, mas madali talaga silang alagaan. Hindi ka ma-pressure kaysa mga kambing na matataas na yung quality. Alright, gafters. So, I think that's all for today's video. I hope natulungan ko kayo. And kung may mga katulungan kayo, don't forget to write it down in the comments. Don't hesitate, gafters, kasi I will answer your questions as much as I can. And possibly, yung mga katulungan nyo is gagawin ko na rin bagong topic next time. Okay? Thank you so much for watching, and I hope you have a great day. Bye!